magandang hapon rin. So, actually, LGU Cagayan, meron kaming quarantine area. We have four, no? In four, only three ang quarantine, and four is isolation room. So, one area na mo is 19 capacity. The one in the covered court, near the municipal building, is 115 capacity. And the another covered court, summer park in Maya High, is 40 capacity. So, sa quarantine area, pero we have a separate area dito sa amo isolation room. In case kung mayroong may mga problema, dapat mag-transfer agad sa isolation room. At least naka-cubicle-cubicle sila. Sa cubicle, meron sila sa Daring B. And the local government coaches, PUM, Hilo, Biddings, then with electric pan. With electric pan. Aside from that, meron silang hygiene kit. The hygiene kit is, ang laman naman ng hygiene kit is first from chinilas, towel, meron na silang shampoo, sabon panlaba, sabon pangkaligo, then with kopi na, then may tasa na sila, may hanger, may cotton buds, may tissue, then toothbrush and toothpaste. With regard sa tubig, yun. Wala tayong problema with regard sa tubig nila. Actually, we purchase a generator. We purchase a generator on 85 kBE para lang magamit sa ato ang mga quarantine areas. No? Ibawa naman mo, alam man ninyo, we are must batin nyo, sanay naman tayo sa burnout. Alam man ninyo ang sitwasyon sa Masilco na ito, sa Operativa. So, we purchase 85 kb generator. We purchase 200 biddings, 200 electric pan, 200 pump, no? And we also purchase pillow. Actually, ang mga facilities dyan, no? Actually, meron silang TV. Halos lahat na quarantine area namin. Andito sa 115 capacity na dito, tatlong TV dyan, no? Then with Wi-Fi and with water dispenser. Meron namang tinatawag na camp supervisor, no? Is the MSWD, under the DSWD. So, ang ginawa naman ng camp supervisor namin dyan, every morning, siya naman ang mag... First, clean sila ang magsilhi. Maglinis muna sila sa loob. Then after that, they have an exercise. Meron ng pagkain, tatawagin sila, kain na. So, then every morning, meron silang ano, medical check-up. We budget 400 per day, 400 pesos per day, o 100 by the LGU. So actually, exhaust na yun ang amo ang calamity pan. Siguro may nabili may after sa calamity pan, more or less mga 400,000. And that is a for almost a 400,000 plus supposed to be kung natuloy ang klase ng piece-to-piece class, bibili mi ng 23,000 bismas na ibigay namin sa kabataan. Pero sa ngayon, hindi man natuloy. So, dito namin nagamit sa Balik Provincia Program. So, sa ngayon, nag-realign mi from 20% nag-realign mi ng amount of 15 million in preparation for this Balik Provincia Program. So, with regards naman sa pagkain, no? We allocate is 400 pesos per day, 3 meals in one day. This is my initiative, no? Pero actually, this is a low. Kung maubos na ngayon, ang sabi naman ng DLG, no? Kung maubos na ang inyong calamity fund, you can realign sa inyong 20% just for COVID alone. Na itong sa Balik Provincia Program, with the local chief executive, we cannot say no, and we have to accept. But siguro, kung nakita man nyo mayroong nakapost dyan, na, no, na hindi yun sila Balik Provincia, kundi they are violating quarantine law, na lumabag sila sa batas, papasok sa bayan na walang papel. So that's why, nilagay ko sila sa area, na meron silang pagkain, meron silang tubig, apulwa silang pump, wala silang electric pan. So, then, we file a case. Sa lahat po na kababayan niya taga-Cagayan, no?
lalo na sa atong mga LSI sa local standard individual, lalo na sa mga may mga plano na bumalik dito sa probinsya, sa probinsya ng Masbate, lalo na sa munisipyo ng Cagayan. Ako, kami naman ay will accept, ha? Kasi amok mong akseptaron kon muli mo as long as susunod lang ta sa protocol. Sakto, tama ang inyong papel. Kami ready me mo receive sa inyo. With regard sa pagkaon, na atay pagkaon, we can serve na tatlong bisis sa isang adlaw at kompleto tagtubig. So, yun lang ang ikasabi ko sa ating mga LSI, o lalo na sa ibang nating kababayan nandun pa sa probinsya, sa Manila, uwi dito sa Cagayan. So at least aware na mo, walay problema, mo receive me as long sakto, tama ang inyong papel. Susunod lang ta sa protocol.